Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong one-way slab rebar minimum and maximum spacing. Ito pong distansya ng mga bakal ng slab o ng flooring, yung distansya po ng temperature bar at saka ng main bar. Yun pong safe na distansya, no? Yun po yung pinag-uusapan natin, yung pinakamalapit at pinakamalayong distansya na pwedeng ilagay sa bakal ng flooring o ng slab. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, since libre lang naman po yung pagsasubscribe, sana po pindutin nyo na yung subscribe. Isama nyo na rin po yung notification bell para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Okay, punta na po tayo sa computation ng one-way slab main bar maximum spacing. Dito po, no, ipapaliwanag ko muna yung spacing na kinocompute natin na yan, no? Ang main bar po, gaya po ng diniscuss ko dun sa mga previous video ko, mga nakaraang video, yung pong bakal na yan na nasa ilalim, yan po yung tinatawag na main bar, no? Yung pong distansya niyan, yan po yung kinocompute natin, no? Yung maximum. Dito po, meron po tayong dalawang pinagpipilian, no? Ito po yung 3/8 or 450 mm. Kung alin daw po yung mas malapit sa dalawa, yun po yung pipiliin natin, no? Pag sinabi pong H, yan po yung kapal ng flooring natin o ng slab, no? Pero dito, gagamit po ako ng halimbawa 200 mm. Yung pong 3/8 is equal to 3 times 200 mm. Ang answer po ng 3/8 is equal to 600 mm. Kaya lang pipiliin po natin kung alin yung mas malapit sa dalawa, sa 600 mm at saka 450 mm. Mas malapit po sa dalawa itong 450 mm. Kaya yung main bar maximum spacing na safe na pwedeng ilagay sa main bar, no? 450 mm center to center. Okay, punta po tayo sa temperature bar naman. Okay, pag-usapan naman natin mga boss itong one-way slab temperature bar maximum spacing naman, no? Ito pong kinocompute natin mga boss, no, itong mga bakal na nasa taas. Ayan po yung kinocompute natin, no? Yung pong spacing niyan. Yung pong pinakamalayo na safe na pwedeng ilagay natin sa bakal ng flooring o ng slab, ito po yung temperature bar, no? Ang maximum temperature bar spacing mga boss, no, is the least of 5/8 or 450 mm. Yan po yung dalawang pinagpipilian, no. Yung pong H, ganun pa rin, yan yung thickness ng slab o yung kapal ng flooring, no. 200 mm pa rin po yung sample natin. 5/8 is equal to 5 times 200 mm. Ang answer po is 1000 mm or 1 meter. Yung pipiliin natin sa dalawa, yun pong mas malapit, no. 450 mm at saka 1000 mm, mas malapit po yung 450 mm, no? Kaya ang temperature bar maximum spacing is 450 mm center to center. Ayan po, no? Pero kung mas malapit po yung 5/8, halimbawa po nakuha natin dito 300 mm, ang gagamitin po natin yung 300 mm. Kaya lang 1000 mm ang na-compute. Kaya yung pinili natin 450 mm. Center to center. Okay, ayan po yung maximum spacing ng temperature bar. Okay, punta naman po tayo sa minimum spacing nila. Dito sa pinakamalapit na distansya mga boss na pwedeng ilagay sa main bar at saka sa temperature bar, parehas lang mga boss, no? Meron tayong tatlong pinagpipilian, no? Dito sa one-way slab rebar minimum spacing. Para sa main bar na yan at saka sa temperature bar o natawag ng iba dyan, distribution bar, no? DB or diameter ng bar, 50 mm at saka 4 over 3 ng diameter ng gravel or aggregates, no? Gaya ng mga diniscuss natin sa mga nakaraang video mga boss, yung 4 over 3 ng diameter ng graba, since madalas tayong gumamit dito sa Pilipinas ng 3/4 inch crushed gravel, 19 mm yan. 26 mm po yung 4 over 3 ng diameter ng graba. Ngayon kung gagamit po tayo ng 16 mm na taba ng bakal, ito na po yung DB or diameter ng bar, no?
at saka yung panghuli, yung 50mm. Kung alin po yung pinakamalayo sa tatlo, yun po yung pipiliin natin. Since pinakamalayo po sa tatlo yung 50mm, ayan po yung slab rebar minimum spacing. Temperature bar na po yan at saka main bar. Parehas lang po, no? Okay, kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo pong kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.